Maganda nga po no, mga kagri, mga kasaka. So, dito tayo sa farm number 2 sa Magalang. At bibisitahin natin itong bukit. At ayan po, at na-harvest nga po nung mga ilang linggo na, diba? So, siguro, che-che po muna tayo. Huwag muna natin tamnan. At baka sakali, sa wet season na tayo. So, dyan po sa papasok yung pagpapahinga ng lupa. So, dapat bibigyan din natin ng kaukulang panahon ng ating bukirin. So, hindi ka nga papahingahin, ika nga. Ito yung patok ng arayan. Sarap pag natin ito ay ginawang suguhan ng mga baka, ng mga taga-baryo ngayon dito, yung mga maalaga mo. Naku, ang laki ng bunga ng ano, kasaba, kamuting kahoy, laki ng bunga. Bibisitahin natin yung kasama ko dito, yung katabi. Yung nag-vlog tayo, yung dati yung mang ano niya, mais. At natatanaw na natin ngayon, eh malaki na. So halos 10 buwan na nakalipas. Atas siya. Ito, tanaw na natin yung mga mais. Ayan po, pagkaraan ng mga halos isang buwan, ayan na po nga yung mga mais. So lumaki na. At hindi na natin makikilala. Dati napakaliit lang dito, di ba? Nung nandito tayo, wala si kuya. Tanungin natin sana kung yung sinunod niya yung rekomendasyon tayo, pero siguro sinunod at nandiyan po yung mga mais niya. Oh, magaganda na. Ayan po. Oh, ganda lang. Alay, watay, siping mo kayo ni? Auli na pa? May sa tingnore yung mais na ni? Na? Wapin. Ali, pero potang palwal no kay kanyang din eh. Mamuso na lo. Magpantela rin din pa siya, may muso. Palwal no puso kanyang din eh. Ala, papabure mo na pa. Papainawang ke. Bibili ka nga langanin. Ito po yung mga bibi. Eko na naman buring i-cutback. Nang kamaling diesel, mga lalo ka mag-cutback? Nang kamaling abono? Ah, itang kwento na eh. Gagana na kanyan.
Ayan po at dito yung kasama natin isa sa bukit. Ito po yung may hawak ng ano, fishpan. Ayan. Kumusta na rin kayo mo? Atin ng pilan? 1 week la pa. Pila lang binulis mo yan? 50. Ito po, pakita natin yung mga halaga niyang gulay. Mamatis. Dati lang. Dito ka. Pakita kita. May YouTube channel tayo. Dati si Sir, nasusupplyan natin ang mga seeds dati ay buto, no, Sir? Ngayon, sa sobrang busy, wala. Saan ka humingi ng ganda ng mga kamatis niya? Ayan, no? Ayan. Ayan ang mga masisipag na magsasaka. Ayan po, mga farmer natin. Ayan. Kabilaan po yung gaganda ng mga kamatis. Tapos, noong mo ba't kinuha? Selling mo lang o king musipyo? Sabi niya, doon ako may itong lalata. Atina. At least, meron kang pagkukuha na ng sipag si kuya. At, yan, nagugulay dito kahit nag-aalaga ng isda. Parang ako doon sa akin, di ba? Isda, tapos gulayan sa taas ng dike. Ayun, may ano siya, was. Sitaw. Ibig sabihin, meron din konting kita at kahit nandito lang siya, eh. Paano sukan doon din ang patuno? Ah, may ano, naninira sa mga patola. Fruit fly. Yan ang mga sakit ng ano. Talagang sa mga alagang gulay. Oh, ito po, pakikita natin yung trap niya na ginawa. Ayan po. So, papasok dito, no, Sir? Ayun. May butas. Tapos, pag nakapasok, matatrap at may tubig. Pag may tubig, ayun, patay na siya at nalunod na sa tubig. Yan ang mga discarding Pinoy. Yan. Ayun ga. Pandikit na naman eh. Binigyan lang kayang panulo mo naman. Ha? Ah, sige, pakita natin ginawa ni Sir ito. Ayan. Pandikit ng tapos may gamot. Nadikit, no? Natrap din ang mga naninira. Ayun, ang ganda ng sili, oh. Parang Christmas tree. Ayan. Kumusta ni Tatay Jack? Actually si Kuya, ano po, dati ring OFW to. At naging, nag-for good ngayon, ayan, dito na lang sa Pispan at nag-farming na lang. Eh, graduate na to, tapos na yung mga anak nito. At sa totoo lang, mga professional ng mga anak nito, ano kasi, teacher, no, Sir? Tsaka, call center. Si tatay, kumusta naman? Ayos naman. Sa totoo lang po, nung mga panahon ng pandemic, nakausap natin si Sir. Tapos na sabi nga niya, naku, tinamaan si na tatay daw at nanay, no? Pero nakasurvive naman sila at ngayon. Tsaka sa sobrang sipag ni tatay, dati siya ang nag-ano dito sa Pispan. Ngayon, ayaw na ni Sir na ano. Dapat ano, papasyal-pasyal na lang. Ayun, anong ganda. Ay hindi, wag. Meron din ako sitaw sa bahay. Ang wala ako, yung kamatis ko, konti lang ako. Pero ikaw, ang ganda ng kamatis mo. Talungan sa akin dun. Ayun, ang dami. Hindi, pinakita ko yung ano, yung bunga ng, yung ano, kasaba dun, laki ng ano, bunga. Yung yun, yung tinomba mo. Yung kamuting kahoy. Ay, yung kanina, boss, inukay ko, ganyang kalaki, oh. Ang laki ng bunga, yan, oh. Lalo pa nga sa ewan ko.
So dito po ay nag-aalaga sila ng mga tilapia. Ilan kasi ang hinulog mo rito, sir? 50,000 fingerlings po yan, no? So at ilang buwan lang po yan at pagkikinabangan naman, harvest na naman. Kumusta naman yung huling harvest natin? Okay naman, sir? Okay. Kumita naman. Ay, importante kumita. Tenema to. Tugatan po sa ako. Tinatanong ko po yung kasama ko dito, bakit nahukay ito, sabi ko. Eh, naikwento po eh, may nakuwang nakitang kobra. Ayun. Pero hindi napatay. Ayun. Ahas. Gabi na at tayo uwi na rin. At yuya? Tiningnan yung ano, yung balat ng ano, yung nagpalit ng balat yung ano, pakikita sana natin, nasunog pala daw. Ayun, hinahanap po yung ano, yung balat ng ano. Dati meron din dyan. May has daw dito, laki. Cobra daw, cobra. Naku. Delikado yun. Ngayon, hindi nahuli, nakawala. Pag nalinis naman ganyan, wala na. Hindi na mag-aano dyan. Lalayas na yan. Mga ka-agree, mga ka-asaka, pauwi na po tayo at ginabiho tayo sa kwentuhan sa kasama natin doon sa bukid at ilang linggo din po tayo kasi hindi nakakauwi magmula nung nag-harvest tayo doon. So medyo nagkakwentuhan lang po at ayun at may pabaon pa ako. Binigyan ako ng homemade na ano, homemade na sardinas ni Ate Elsa. At saka atsara, yun nga yung papaya natin kasi dun medyo ang ganda ng bunga, so anytime na kailangan nila ng papaya yun nakakakuha naman. Ang hirap lang yun pag kailangan ng mga tao dun welcome sila dun sa papaya dun sa alaman dun. Yun nga, so yun at nakagawa ng atsara si Ate Elsa at actually sarap po yun, gusto ko po ang atsara kahit anong ano mo dyan, ulam lang, ubra ka na at may ulam ka na, kahit tuyo o itlog lang ay masarap na basta ang katerno ay atsara. Yun lang po at tayo magpapaalam na dito sa ating vlog ngayon, so excuse me, ika nga kahit Sunday, bigyan natin ng oras at nakapasyal dun sa farm sa Magalang. At yun nga, at tinignan lang po, minonitor. Para mapasyalan na rin natin ating kasama dun. Yung pamilya ni Kuya Pesyo, ika nga, yung kasama po natin sa bukid dun. So, muli ako'y nagpapasalamat po sa inyo mga ka-agree, mga kasaka. Sa walang sawang pag-subaybay sa ating mga vlog dito sa ating channel. So, ingat-ingat po kayo lahat dyan. At maraming salamat po ulit.